Hi guys! Welcome back to Jane's Kitchen! So for today's video, gagawa tayo ng banana cake. Ano? Tara na! I-mix muna natin ang 1 half cup of milk and 1 tablespoon of vinegar. After nating i-mix, i-set aside muna natin ito. At ngayon, gagamit tayo ng sifter para sa ating mga dry ingredients. Ilagay na natin ang ating 1.5 cup all-purpose flour. One teaspoon baking powder. One teaspoon baking soda. One half teaspoon cinnamon powder. At 1/2 teaspoon of salt. So, salain lang natin siya para hindi siya magbubuo. Ngayon naman, i-prepare na natin ang ating 4 pieces medium-sized ripe banana. Alam mo ba na maganda ang naidudulot ng ripe banana sa ating katawan? Dahil mataas ang fiber at antioxidant content nito. At tumutulong din ito na i-improve pa ang ating immune system. So after nating i-mash ang ating banana, ilagay na natin ang ating 1/2 cup white sugar at 1/2 cup brown sugar. So haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang ating sugar. Ilagay na natin ang ating 2 pieces medium size egg at i-mix ulit natin ito.
naman, ilagay na natin ang ating 1/2 cup vegetable oil at i-mix po ulit natin ito ng mabuti. So, ilagay na natin ang ating 2 teaspoon vanilla extract. At ilagay na rin natin ang ating mixed milk and vinegar na ginawa kanina. So, haluin lang natin siya ng mabuti. At para mas sumarap pa ang ating banana cake, maglalagay tayo ng 1/2 cup dark chocolate chips. So ngayon, lagyan lang natin ng 1 tablespoon ang ating chocolate chips ng mga dry ingredients natin. So kaya natin ito ginagawa para hindi lumubog ang chocolate chips mamaya kapag hinalo na natin siya sa ating butter. At ngayon, i-mix na natin ang ating wet ingredients at ang ating dry ingredients. So, i-mix lang natin siya ng maigi hanggang sa wala na tayong makitang flour. At ngayon, ilagay na natin ang ating chocolate chips. So, mix lang natin siya. Pero, wag po natin siyang i-overmix para hindi matanggal yung coating ng chocolate natin. So ngayon, meron ako ditong dalawang aluminum pan or aluminum tray. So comment down below kung ano ba talaga ang tawag dito. So lagyan lang natin siya ng konting butter para lang hindi dumikit ang ating banana cake after natin siyang i-bake. So ayan, isali na natin siya. So dapat equally divided. So pwede kayong gumamit ng ice cream scooper para mas madali. So since wala akong ice cream scooper, yan na lang po muna ang aking ginamit.
ang paglalagay ng toppings. So, since marami pa akong natirang chocolate chips, so yan yung nilagay kong toppings. So, kayo, depende sa inyo kung gano'n yung kadami or gano'n kadami chocolate chips ang gusto nyo ilagay sa iba. So, sa akin, hindi ko muna masyadong dadamihan kasi lalagyan ko pa siya ng nuts sa iba para hindi masyadong masikip-tip na yun. So, ito pwedeng-pwede nyo siyang gawing negosyo. So, napakadaling gawin at napakadaling hanapin ang mga ingredients. Ayan. So, ngayon maglalagay na ako ng nuts. So, ginamit ko dito is cashew nuts. So, yung iba, gumagamit dito ng almond nuts or depende kung ano yung gusto nyo ilagay. Since ako, ito yung available. So, ito na lang muna yung ilagay ko. And kasi mas mura siya kaysa sa mga ibang nuts or sa almond nuts. At ayan, ilalagay na natin siya sa ating oven. So, ibibake natin siya for 1 hour at 180 degrees Celsius. So, nakalimutan ko palang sabihin kanina, ginamit ko pala ditong size ng pan or tray is 8 by 4 inches. So, murang-mura lang po yan. 20 pesos lang yan per piece. With lid na po yan. At ayan, ito na ang ating finished product. So, pwedeng-pwede na natin siyang gawing negosyo. So, napakadaling gawin. Napakadaling hanapin ang mga ingredients. At mag-i-enjoy ka pa. And also your kids, I'm sure magugustuhan nila to. So, tikman na natin. Yummy! Sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito. At kung meron po kayo natutunan sa video ito, please huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking munting channel at i-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga upcoming videos. Happy eating! Thank you for watching, guys! Bye-bye!